At ugnay pa rin po ng ordinansang nagbabawal sa mga motorsiklo, tricycle at bisikleta sa Baguio, makakapanayam po natin si Ryan Mangusan, Executive Assistant ng Lokal na Pamahalaan ng Baguio. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Mangusan. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Miss Connie Season. Yes po. Opo. Linawin lang po natin, no, bakit ba napasama noon ang bisikleta sa mga ipinagbabawal sa Baguio City po? Yeah, we are not sure. Pero yung ating 19, the ordinance number 423 dated September 30, 1965, kasama na doon yung bisikleta. Mm-hmm. Any person, bawal ang motorcycle, tricycle, scooter, bicycle, motorbike na around the Central Business District. Okay. Noong last Monday during the session na pumunta ang ating mga motorbike operators sa City Council, si Councilor Ortega, who was then, I think, police na po siya noon ng Baguio na 1965, ang sabi niya, ang explanation niya doon is that yung mga rented bikes sa Burnham Park pwedeng ilabas around the Central District and contain yung mga bike concessionaires and other motorists outside sa Central Business na the bikes are all around. Kaya the council was prompted to come out with this ordinance. Para amyandahan. Yes. Alright, sir, yung pag-aamyenda sa ordinansa, nasimula na ba? Yes, may mga ano na tayo I think it started the other day, consultation with the Bikers Association, Cordillera Bikers Association. That's right. Oo. Yeah. So kasi sila yung unang talagang nagrereklamo diyan, hindi ho ba? Yes, yung motorbike. Yes. The bicycle naman, no problem. Wala po tayong problema, wala naman po tayong hinuhuli. Wala naman po namang nahuhuli na taxi bike around the city. Okay. Pag-usapan natin yung mga motorcycles ano na nakausap ninyo. Ano ho ang tinitingnan nating klase ng parusa o magkano ang ipapataw na parusa ho sa kanila? I am not sure about the fine sa amended ano, pero sa 1965 kasi na ordinance, each violation of any of the provisions hereof shall be punished by a fine of not more than 50 pesos. Okay. Or by imprisonment of not more than 30 days, or by both, such fine and imprisonment in the discretion of the court. So kung 1965 pa ito, marami ho kasi talagang parang nakalimot na dahil siguro, no? Yeah. Ngayon lang binuhay. Yeah, ulit, parang ganun eh, no? Parang nandyan yung ordinansa pero matagal namang hindi napatupad. At ngayong binabalikan at binubuhay ito, marami huli ang syempre nagugulat ano, dito. Marami na ho bang nahuli so far? So far, yung memo kasi ni Mayor yung lumabas nung February 4, implementing ordinance number 2800 of 2012 and other related ordinances, which includes nga itong ordinance 423 of 1965. Mm-hmm. Eh kasi, ito kasi, marami na rin kami na-receive ang office natin, marami nang na-receive na complaints against hearing motorcycle operator. Right. Ngayon, so we have been lenient po. Ever since we have been lenient with this ordinance, hindi naman ang stricto lang na ang we are just being strict on session road. Are you also, ito maiba naman ho, ano, ako, bukod dito sa ordinansang ito, are you also going to tackle naman yung problema ho sa pollution, particularly dyan ho sa main, ano, na syudad po ng Baguio, napaka-polluted na. In fact, marami ang nagpupunta dyan dati para sa masarap na hangin, ano, mas fresh air. Pero because of dumami na nga ho ang mga jeep daw na hindi na may maintenance na maayos, ayun, nagkaroon ng matinding pollution. Yes, everything is included. In fact, I think it's included in our environment code, which is nakasama po siya sa ating environment code na sa kasalukuyan ay nasa council. Okay. It's been discussed in the council. Sana nga ho, maayos yung pollution din dyan. Ano? At yung iba pang inyong ordinansa, katulad po nitong pinatutupad din niyo. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras. Yan naman po si Mr. Ryan Mangusan, Executive Assistant ng Lokal na Pamahalaan ng Baguio.